Sa kasimula po ng ating pagdiriwa, magsigayin niyo tayo sa bayang natin ang pangbuhat na awit. Sa aking pagpapulang, kaya sinasama ko sa mga na Maria, sa lahat ng mga angel, mga panahon,
sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Panginoon namin, Yesu Kristo, ang muling makulan ay dinatag mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng magkakasakit upon sa mga tao. Ipagalaw mo ang aming kahilingan. Ang iyong katawan at dugo ay aming itangan. Sa pagdiriwa mo pa ang tulad mong kaligtasan, ay lumos naming mapakinabangan. Kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, dinalha ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ipinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung dumating
Gayun nga ang ginawa nila.
Pinaupo ang lahat. Kinawa ni Jesus ang limang tinapay ang dalawang isda. Tumingila sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito't ibinigay sa kanyang malagad upang pamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ang mga alagad ang lumamis at nakapuno sila ng 12 bakod. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumpin niyo ang Panginoon. Bahagi mo ng ating pagdiriwa ngayon. Una, ay sabi nga natin, tapusan natin. So, tayo ay nagparangal kay Maria. Ay, salamat po doon sa mga nakiisa sa banal ng pagdiriwang ng misa. Baka yung iba'y sobrang napagod. Pero sana po maganda kung tayo ay pagkatapos ng prosesyon ay makapagandog kay Maria. Kasi tamang-tama mo ano? Sa pagkakataon na ito. Sabi ngayon, bakit ba natin binibigyan ng pagkamahalaga si Maria? Kasi siya napakalapit kay Jesus. At isa po siya sa mga tumutugon sa panyaya na ibinigay mo sa atin ngayon sa ating mga pagbasa. Utusin ko ay dalawa. Una, ay gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Nakita po natin sa unang pagbasa na ating pinakinggan kanina sa aklat, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Na kung saan ay pinapahayag po ni San Pablo narin na yung nangyari ko doon sa huling hapunan ay kinakailangan maulit, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dahil sa sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, ibig sabihin, yung bahagi nito yung pagkatag ng banal ng pagdiriwang ng misa, yung mga kahalili ng mga apostol, mga pari at mga obispo, ay inutusan na pagdiwang ng misa, kasi yung pagdiriwang ng misa ay yung pagkasakatumpara ng utos na yes, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Alam nyo, alam ngayong panahon na ito, pag sinabi mo, hindi mo naman ako naalala. Patulad na rin bawal sa mga boyfriend, kapag hindi tinawagan, sabihin hindi na inaalala. Pag hindi tinex, sabihin hindi naalala. May iba't ibang pamamaraan tayo ng pag-alala sa ating mga mahal sa buhay. Sa Jesus, para masabi natin na naalala natin si Jesus, ano sabi niya? Yung banal na pagdiriwang ng misa. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Para sa mga apostol, ang magdiwang ng misa, to preside the sacrifice of the mass. Para sa mga taga-sunod ni Jesus ay hindi nyo mag-celebrate, makibahagi sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya napakaganda rin po yung pagkakataon kung saan ay makita po natin. Kaya nga sabi ko nga ay salamat po sa mga sagala na nag-stay para po sa pagdiriwang ng misa sa pagkakataon. Ito yung panyaya na ibinibigay ni Jesus. Kung naalala mo ako, ay di makiisa ka sa banal ng pagdiriwang ng misa. Pwedeng sabihin lamang natin na, naalala kita Panginoon. Hindi ka naman nagdarasal. Hindi ka naman nagsisipa. Yun po lamang ay salita na walang pakulungan. Kasi nasabi na Jesus eh,
Kung naalala ka talaga, naalala mo ako, magsimba ka. Pangalawa, yung amo na binigay po sa akin ngayon sa Ebanghelyo, kayo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Ngayon din po, bahagi nito ay yung kamistahan ng Corpus Christi, ang katawan at dugo ni Jesus, ang pagkain na nagbibigay buhay. So mamaya po, magkaroon tayo ng pagkatalog, pagkaroon ng pagkaroon ng pagliliwang ng misa. At bahagi po nito, sabi nga ay, kayo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Ito yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alaga. Yung pagkain na ito ay dalawang bagay. Una, yung pagkain ng katawan. Well, ibig sabihin nito, charity. Kung mayroon kang maibibigay para may makain yung iba, magbahagi ka. Kaya yun ang sabi niya, kayo ang magbigay ng makakain sa kanila. Kung hindi man manggagaling sa inyo, sabi nga natin, i-facilitate ninyo. Katulad na itinahayag ni Jesus, humingi siya ng tulong sa Diyos, pinarahin niya yung tinapay, naging katulad niya yung kanyang mga alagad sa pagbibigay ng tinapay nito para yung tao ay mabusog. So yun yung papasok, yung kawang-gawa. Pangalawa, babalik ulit tayo sa una na ibinigyan natin ang pansin. Do this in remembrance of me. Na anong ibig sabihin? Na nawa ba ipakita natin sa ibang tao? Na nawa makain nila yung pagkain na nagbibigay buhay? Na walang ipakundi ang ating Panginoon na si Kristo? Na narito sa harapan ng simbahan? Sana po ay maging daan tayo para yung ibang tao ay tunay na mapahalagahan ang iba na ng pagdiriwang ng misa. Kasi lalo-lalo na yung alin, yung palagi kong sinasabi, kung aatin kayo ng misa at kapag walang hadlang, sabi ko, dalawa lang yung hadlang, may kasalanan malaki, at yung 1 hour Eucharistic fasting. Pero kung wala kayong hadlang, ano, tumanggap kayo ng banal na komunyon. Kung wala kayong kasalanan malaki, at kung kayo hindi nakakain. At sana rin po naman, kung sakaling mayroon kayong kasalanan malaki, hindi mag-umpisa. Yung pagkain ay pwede mo natin ilimitan ng ating sarili. Magtiis. Sakit na ako ng gutom. Bakit? Para kay Jesus. Para sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun din po ay nawa maibigay natin sa ibang tao. Kapag naibigay natin sa ibang tao na makilala nila, yung biyaya na ito ng banal na Eucharistia ay napakalaking biyaya ko yun. Kasi yun, hindi lamang po tinapay, hindi lamang kain, hindi lamang fried chicken, o lechon, no? Ang ibinibigay namin pagkain. Ngunit ganun, yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yun po naman, huwag natin yung kalimutan na patuloy na ipanyayan sa iba. Na ito, ibinibigay ni Jesus ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Kaya ito pong dalawa nito yung ibinibigay ko na hamon para po sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Pangalawa, kayo ang magbigay ng kanilang makakain.
Sumasang palataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang gawa ng namin at lupa. Sumasang palataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Diyos na mayroon namin lahat. Nagdalawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinamaraming sa kapalim din. Ipinapasabit ang buong sa kilang. Ipinapos sa krus na matay ng hindi. Nanaos sa buwan at nakamahan. Na may katumawa ako ay namatuloy. Itaas namin sa mga nating Diyos na ating mga kaibigan. Hilingin natin ang mga ito sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Yesus. At kung tiwala tayong manalangin. Ama namin, tinggin mo kami. Ama namin, tinggin mo kami. Sa pamumunong ni Papa Francisco, mga obispo at mga pari, ang simbahan naway maging tunay na katawan ng Kristo kung saan may tunay na pagmamahala, pagmamalasakit sa isa't isa at ang bawat kapatid ay hindi nawawala ng mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng marangal bilang tao at anak ng Diyos. Manalangin tayo. Manalangin, tinggin mo kami. Naway magkaisa at nagtulungan ang mga pinuno ng mga bansa upang ang likas na yaman ng mundo na nagmula sa Diyos ay napangalagaan ng husto at napakinabangan ng lahat ng tao, lalo na sa mga bansang higit na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Sa kabila ng mga hamon ng modernismo at materialismo, naway maging patotoo ang mga Kristiyano sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos at kay Kristo na hindi lamang sa pagkain lumilipas na nabubuhay ang tao, kundi higit sa lahat sa salita ng Diyos at sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Naway makatagpo ng pag-asa, kaginhawahan, kagalingan sa sakramento na kapanalpanan ng katawan at dugo ni Kristo ang mga kapatid nating naghihirap sa iba't ibang paraan at kadahilanan. Manalangin tayo. Ama namin, tinggin mo kami. Ama namin Diyos na maawari ng pagpagmahal, tinggin mo ang aming mga manalangin, itulog mo maging mga buhay na saksi kami sa kahalagahan at isa na kabanal-banalang magawa ng tugon ni Kristo na aming buhay Kristiyano. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
tayo po na naman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon ang dinikaligtaan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-ahain sa inyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan sa mga kaluhod ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinaiwating ng mga alay namin sa pagkahain ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasanamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang nakita at lagi mong itinalulukod na parang nag-aayon para sa sinuko nitong pag-aalay na dami mong itinukod. Ang pagdiriwang sa uling na muna ay pag-aayon niya para sa tanan. Upang alalahanin namin pagsaluhan ang damang niya inihain upang lahat ay buhay. Ang dugo niya ay lumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawin na papuli sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubuti sa iyong kadakilaan. Sa iyo. Nung ikaw ay taligtan ng tao, sa
sa pagsubay niya sa pagmamahal mo, hindi mo siya pinabayaan ang panaligan ng kamatayan. Buong awa mong tinutulungan ang paghahanap sa iyo upang ikaw ay matagpuan. Muli-muli mong inialok ang iyong tipan at sa pamagitan ng mga propeta tinulungan mong umasa ang mga tao sa pagdating ng kaligtasan. Amang banal, kayo na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya nang dumating ang panahon ng paghahanapan ay sinubo mo sa amin ang imbuktong nana. Pinantagan pa ang pagpintas. Nagdadawang siya ang lalaga ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Tumulad siya sa aming paumuhay sa harap ng bagay maliban sa paggawa ng kasalanan. Sa mga lupa, ipinangaral niya ang mabuting balita. Sa mga napipilit, ipinahayag niya sila ilalaya. Sa mga nangahapis, inihatid niya ang balang atuwa. Upang kanyang sundin ang loob mo, makasakit siya hanggang sa mamatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, nilupin niya ang kamatay at binigyan kami ng bagong buhay. Upang kami naman ay huwag ng mga buhay para sa sarili lamang, kundi para sa kanya na namatay at muling mabuhay. Para sa aming tanan. Isinugo niya, Ama, mula sa iyo ang banal na Espiritu, itong unang bunga ng mundo mo sa mga sumasampalataya. Upang sa pagbibigay kaganapan ng gawain ng isinimulan ng anak mo, malubos ang kabanalan ng lahat ng tao. Ama, isinasamo namin pagpapalinawa ng banal na Espiritu ang mga sumasampalataya upang maging katawa ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pagdiriwang namin ang dakilang misteryo nito, sa kanyang nabiling sa amin bilang ipanawa ng hanggang. Ama namin banal, noong dumating ang panahon upang parangalan mo ang iyong anak, kanyang pinakita ang mahal niya ang kanyang mga tagasugod na nasa sanlibutan at ngayon pinapakita.